Magandang araw sa lahat. Welcome to Pilgrim Bible Baptist Theological Seminary. Soteriology class, lecture number 8. Part 2 po ng soteriology class. So what? I will just share my screen. So, kita niyo ba yung screen? Ayan. Assurance of salvation. Now, ito po ay pangalawang lesson natin sa preservation. Tandaan natin, si Lord, dahil siya gumawa ng ating kaligtasan, siya din yung magpe-preserve ng ating kaligtasan. Hindi kayang sirain ng ating works yung mabuting ginawa sa atin ng Panginoon. Opening question, how do I know I am really saved? Alam nyo ba, maraming mga ministeryo, kahit pastor, ang pangalan niya, Jeff. Kung kilala mo yun, Pastor Willie, no? Pastor Jeff. So, sabi niya, Pastor Jeff, hindi ko nabanggitin yung siya, sabi niya, naligtas na siya nung pastor na siya. Okay? So, meron din ako mga classmates sa Bible school. Naligtas lang din sila nung nasa Bible school na sila. So, kaya, in our opening question, how do we know kung tayo ba ay ligtas? Satan, the liar, is constantly trying to get men to doubt God. Genesis chapter 3 pa lang, ito si Satanas, gusto niya na mag-put o maglagay na ng doubt sa atin. Ang unang nanay at tatay natin, hanggang sa mga yun, pati mga believers, ang trabaho niya ay bigyan niya ng doubt yung mga mananampalataya patungkol sa kanilang kaligtasan. And many real Christians are sometimes plagued by torment, fear, and doubt regarding their salvation. Sa siguro naman, karaniwan sa isang Kristiyano na nagda-doubt sila sa kanilang kaligtasan. But the question is, why do some people lack assurance? Bakit yung mga, lalo na yung mga bagong Kristiyano, okay, o yung 2 years, 3 years, meron silang lapses o kakulangan sa tinatawag nating kasiguraduhan sa kaligtasan? Number one answer, possibly, they are unsaved. Unang dahilan, kasi baka hindi talaga sila saved. Sabi ng teacher ko, naalala ko na, pag nagda-doubt ka na kung ligtas ka ba, ibig sabihin nun ay ligtas ka. Kasi yung mga unbeliever ay hindi sila makakapag-doubt. Wala silang dapat ipag-doubt kasi hindi naman talaga sila ligtas. Pero hindi din natin dapat tingnan yung isang side na yon. Kasi kung bakit ang isang tao nagda-doubt siya sa kanyang kaligtasan, marahil hindi talaga siya ligtas. Hindi lang dahil, hindi magandang reasoning, no, na kapag nag-doubt ang isang Kristiyano, nagsasabing Kristiyano siya sa kanyang kaligtasan, ibig sabihin ligtas talaga siya kasi ang mga unbeliever, hindi sila nagda-doubt. Hindi din magandang reasoning yon. In the Bible, possibly they are unsaved. They don't have life. In 1 John chapter 5 verse number 12, he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. This is why there is no change on their life. Kung bakit walang pagbabago sa buhay ng isang Kristiyano, sapagkat hindi sila talaga na born again, hindi sila nagkaroon ng buhay. Number 2, mabilis lang tayo. Maybe they don't have spiritual discernment. This is why they don't understand scripture. In 2 Corinthians chapter 2 verse number 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritual discerned. Kaya nga nakakatakot, marami nagsisimba sa simbahan natin, marami nagsi-church, pero bakit hindi nila maintindihan yung simpleng versikulo ng Biblia, o hindi nila ma-discern yung, hindi nila, alam mo, hindi naman sa sinasabing slow, pero marahil, isa sa mga dahilan, hindi sila ligtas. That's why they don't understand the scripture. Pangatlo, they are blind. Sila ay mga bulag. 2 Corinthians chapter 4, verse number 3 to 4. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them, which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Okay? Hindi sila, wala silang buhay, hindi sila, kung bakit walang pagbabago, hindi nila naiintindihan ng Biblia, okay?
spiritually discerned. They don't have spiritual discernment, and they are blind. That's why in 2 Corinthians chapter 13, verse number 5, pinanalahanan tayo ng Biblia that we need to examine ourselves whether you be in the faith. Ngayon, sa Biblia, whenever you see the article the, okay, kasunod ng faith, it means ito yung tinatawag na whole counsel of our faith, yung tinatawag na kabuuan ng ating pananampalataya, the doctrine of Christ, the doctrine of salvation, the doctrine of God. So, iba kasi yung pag walang sa Bible, pag walang the, okay, it means yun yung faith, yung ating response dun sa truth. But sa Bible, katulad sa 2 Corinthians chapter 13, verse number 5, examine yourselves whether ye be in the faith. It means the whole belief of Christianity. Okay? Yung ating minana mula sa Panginoong Jesucristo patungo sa apostol hanggang sa atin ngayon. So, kung tayo ba talaga ay nasa pananampalataya? Kung totoong, kaya nga, sabi ko kay Lord dati, Lord, kung hindi ito totoong simbahan, hindi ito totoong itinayo mong iglesia, alisin mo ko dito. But praise the Lord, still here. Nagpapatuloy sa Panginoon. Okay. Number two reason, hindi lang dahil unsaved sila. Number two reason, possibly, kung bakit nag-doubt sa pananampalataya kung ligtas pa sila, they have lapses. When we say lapses, pagkukulang, in which they doubt God's trustworthiness. Merong pagkukulang. So, marahil sila ay saved. Pero meron silang pagkukulang sa katapatan ng Panginoon, okay? Sa tinatawag nating ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Hindi natin masisisi ang tao. Kasi wala tayong modelo ng sa mundong ito ng talagang trustworthy sa kanyang salita. Hindi naman natin na-witness si Jesus Christ. Okay? Hindi tayo sinilang sa panahon ni Jesus Christ na makita natin face to face na meron isang tao na nagsasalita talaga na ka-trustworthy. But today, hindi natin mabiblame yung mga tao kung bakit hindi sila mabilis magtiwala sapagkat wala tayong example na tinitingnan natin na mapagkakatiwalaan. But that's why kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, dito natin napapatunayan na as we go along sa mga story ng Biblia, okay, hindi man natin nakikita face to face yung mga kwento sa Biblia at yung mga buhay ng taong pinapanahan o pinapamuhay yung sinasabi ng salita ng Diyos, makikita natin yung trustworthiness ng Panginoon. So, because of man's untrustworthiness, okay? Number two, yung tinatawag nating because of extreme introspection, yung wala kasi silang nararamdaman. Unlike sa mga cults, kailangan meron kang maramdaman. Kailangan merong something supernatural outside of yours na kailangan meron kang mararamdaman. Seeking a certain feeling, that's why don't trust feelings, trust the facts of God's word. Feeling unworthy, ba? Yung tinatawag nating hindi ako karapat-dapat. Pag ito lang yung ano natin, yung pinagpukusan natin, totoo hindi tayo karapat-dapat. But because of God's grace, 'di ba, binigyan kanya ng chance o ng privilege na mag-response doon sa kanyang ipinrovide na way para maligtas tayo, ay it is soli Deo Gloria, purihin ng Panginoon. Kaya nga may mga taong ayaw nilang magsimba, ayaw nilang makilala ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Kasi they feel unworthy. Yes, that's true, 'di ba? Unworthy tayo sa Panginoon. Okay? Totoo yun. Pero, kaya nga ini-encourage tayo na i-expose talaga ang isang tao patungkol sa salita ng Diyos. Doon na natin makikita yung application na, ang tawag dito, hindi masusunog ako sa simbahan, hindi ako pwede dyan. Kasi deep inside of them, they feel unworthy. So, number three reason kung bakit ang tao nagda-doubt sila, possibly because of false teaching. Eto, dito tayo ngayon magtatagal. Kung bakit ang isang tao nagda-doubt sa kanyang kaligtasan, sa una, baka hindi sila ligtas. Pangalawa, meron silang pagkukulang dun sa pagkakaroon ng tiwala sa Panginoon. Pangatlo, marahil sa
false teachings and false teachers. The Bible says that we need to be warned or beware of false teachers. Makita natin sa 2 Timothy chapter 3, verse number 5. We read, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Tingnan mo si Soriano, galit na galit siya sa mga evangelicals, galit na galit siya sa mga Baptist, sa mga, sasabihin natin sa mga nagtuturo ng totoong kaligtasan. Bakit? Okay? Kasi alam niya na niloloko niya lang yung tao. Okay? Dalawa lang yan eh. Ang false teacher, alam niya na niloloko niya lang yung tao. Pangalawa, hindi niya alam na niloloko niya yung tao. So we, believers, we need to be discerning. Ano ba yung mga examples ng mga false teaching? They say, if you didn't repent enough, you are not saved. So tandaan natin, ano? Pag sinabi nating repent, it is a change of mind about sin, na ang kasalanan pala ang magdadala sa atin sa impyerno. And because of that, acknowledging our sin, we are a hell deserving sinner, the result of that is we will turn from sin. Okay, change of mind and turn from sin. Hindi lang siya basta change of mind. Pag change of mind, pero wala namang turn from sin, parang hap-hap yun. Dapat change of mind and then the result of that, turning from sin. So, pag sinabi naman natin, if you didn't repent enough, you are not saved. Ito yung tinatawag natin mga lordship salvation. Na kapag hindi mo sinuko lahat, dapat as in sinless perfection. Kailangan sundin mo lahat ng utos ni Lord bago ka maligtas. Ang tawag natin doon sa theology ay lordship salvation. The question is not, did you repent enough? But rather, did you genuinely repent? Hindi tanong yung nirepent mo na ba lahat. The question is, nagrepent ka ba talaga? Have a change of mind regarding your sin and Christ's sufficiency. So, kung may module kayo, nasusundan mo ba, Brother Jaynard? Number two, example of false teaching, they say, if there is illness, hardship or trouble in your life, you are not saved. Ito yung makikita natin sila Joel Osteen, yung mga magagaling na preacher sa Amerika. Okay, si Ben Hinn, Joseph Duplantis. Ayan. Kapag ikaw may karamdaman, kapag mahirap yung buhay mo, ang tawag dito, maaring hindi ka saved kasi hindi ka pinagpapala. Ito nga eh, huwag tayong magpa-deceive. Hindi ibig sabihin, Kristiyano ka, dapat bago ka mamatay, physically blessed ka. So, mali yun. Okay? Pero pwede bang bago ka mamatay, Kristiyano ka, physically o materially blessed ka? Yes! Pero posible din ba na Kristiyano ka, bago ka mamatay, as in mahirap ka? Yes! Look at the life of Jeremiah, look at the life of Prophet Jonah, look at the life of the prophets. Most of them are not rich. Kaya dati, mayroong isang preacher nag-preach dyan sa Mother Church Mission Conference. Di ko na lang banggitin yung pangalan. Sabi niya, pag sinabi mong living by faith, pinagpapala ka ni Lord. So what do you mean by pinagpapala ka ni Lord living by faith? Materially? Financially? Okay? So pag tinignan mo lang yung isang side of the coin, yes, pag living by faith, pinagpapala ka ni Lord materially, spiritually, financially. Pero hindi ibig sabihin living by faith, dapat ganun ng kanalabasan. Yung isang sign of the coin, sa Biblia, maraming namuhay ng pananampalataya. Okay? Like Prophet Jeremiah, Apostle Paul, and all of the apostles, mga ibang mga believers, pero hindi sila materially and physically blessed. In fact, sinuko nila yung kanilang mga yaman. Number three, they say, if you cannot give a specific date, ito yung sinasabi ng iba, minsan, may mga Baptist na ganito, may mga nagtuturo ng ganito. Kapag hindi mo alam yung specific date ng kung kailan ka naligtas, hindi ka talaga ligtas. What is important is not that you can remember the exact date, but there was one. Hindi importante kung nakalimutan mo o naaalala mo yung exactong date. Maganda naaalala mo yung exactong date pati yung oras. Ako tunay ako naligtas March 14, pag ano yon, lunchtime. Okay, sa lugar ng Kasibulan, mainit ang panahon. Maganda na naaalala mo. Pero wala sa Biblia na pag nakalimutan mo yung date kung kailan ka tumanggap sa Panginoon, hindi ka ligtas. So, hindi tamang katuruan 'yon. Ang importante ay mayroon talagang date. So na, halimbawa, may mga kilala kong 20 years Christian na
Di na nila maalala yung eksaktong date. But they remember the year. Di man nila natataan yung year, naalala nila kung ilang taon sila. But the most important is, nangyari talaga yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Another example of a false doctrine. If you committed the unpardonable sin, kapag nagawa mo yung tinatawag na kasalanan na hindi na mapapatawad, hindi ka na maliligtas. So, parang Roman Catholic Church lang din, tinatawag na mortal and immortal sin. Pero yun sa Biblia, yung tinatawag nating yung tinatawag na unpardonable sin, kay hindi na to kayang i-commit ng isang Christian. Hindi na to kayang i-commit ng isang Christian. Kasi, unpardonable sin, yung kasalanang hindi na kayang patawarin, it is ascribing the work of Christ sa mga demonyo. So, hindi na natin makikita yung physically work of Christ. That's why sin of unpardonable sin cannot commit by Christian today. Number 5, they say the Bible teaches that a saved person can lose his salvation. So hindi tinuturo ng Biblia na mawawala tayo sa nawawala ang kaligtasan. One of the hardest, tandaan niyo to, Brother Jaynard, Pastor Willie. One of the hardest passage in the Bible is Hebrews chapter 6, verse number 1. The whole chapter, one of the lalo na yung sa verse number 4, 5, and 6. One of the hardest passage in the Bible is in Hebrews chapter 6. Kapag hindi natin inunawayan ng mabuti, ang kalalabasan ay ginagamit itong proof text ng mga kulto na nagsasabi na ang kaligtasan ay nawawala. It was used by Roman Catholic Church. It was used by Pentecostals, okay, and other evangelical churches. Pero hindi tinuturo ng Hebrews chapter 6 that salvation can be lost. So, if you want more research about that, I will give you resources. Pero kung kilala niyo si Keith Piper, pastor sa Canada, yung malaking libro na iwan ko siya nasa bahay, ang pamagat ay Answers. Napaka well defined niya kung anong ibig sabihin ng Hebrews chapter 6. But it does not say about our salvation will be lost. Number 4. Okay? Possibly because of unconfessed sin. Ngayon, under tayo nung kung bakit ang tao nagdududa sila sa kaligtasan nila, no? Una, baka hindi talaga sila ligtas. Pangalawa, meron silang pagkukulang sa trustworthiness ng Panginoon. Pangatlo, dahil sa mga false teaching. Pang-apat, yung tinatawag nating because of unconfessed sin. Yung mga kasalanan nating hindi nako-confess, lalo na sa mga bagong Kristiyano. Anong ibig sabihin nito, Sir Jomar? When you sin, you break fellowship with God, but not your relationship to God. Tandaan natin, may nabasa akong mga Bible students pa, hindi careful sa pinupo sa internet. Tandaan natin, ang salvation natin, ang relationship natin sa Panginoon ay hindi mapuputol yan. Pero ang laging napuputol ay yung fellowship natin sa Panginoon. Ngayon, when you sin, you grieve the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, sa Romans chapter 8, okay, sinasabi ng banal na kasulatan, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. It means, yung banal na Espiritu, siya yung nagpapatotoo sa ating Espiritu na tayo ay anak ng Diyos. Now, ang isang Kristiyano, lalo na sa mga bagong Kristiyano, every time that they grieve the Holy Spirit, nasasaktan natin yung banal na Espiritu dahil hindi natin siya sinusunod. Yung mga bagay na kailangan natin gawin, hindi natin ginagawa. Yung mga dapat na hindi napan dapat gawin, ginagawa natin. Every time na makukumit mo yung kasalanan yan, yung tinatawag na omission and commission sin, nagigrieve ang banal na Espiritu. And when the Holy Spirit grieves, in your module, assurance can be forfeited by disobedience because the Spirit is grieved. Okay? Let me clarify this. Hindi ibig sabihin yung kaligtasan natin nawawala. Pero ikaw mismo, bilang isang Kristiyano, parang nagtatanong ka, saved ba talaga ako? Bakit ko ginagawa to? Okay? Kasi wala yung tinatawag na conviction ng banal na Espiritu. Bakit? Bakit nawala? Bakit nawawala? Kasi nag-grieve natin siya. Kaya nga sabi ng Bible, huwag nating i-grieve, huwag nating i-quench, okay? Huwag nating patayin yung apoy ng banal na Espiritu. Don't grieve the Holy Spirit. Now,
Assurance can then come under the attack of the accuser of the brethren. Ito ang laging sinasabi sa ating Satanas. Okay? Si Satanas ay accuser of the brethren. Ang kanyang mga kampon, lagi tayong pinagmamasdan, binubulungan sa mga kasalanan na ginagawa natin. So, no, remember, assurance is a gift of the Spirit. His Spirit bears witness with our spirit. Assurance is a blessing like another blessing. Okay, ayan yung assurance can be forfeited. Pag sinabing forfeited, given up because of some error. Pero hindi ibig sabihin yung kaligtasan natin nawawala. Yung ikaw mismo, parang hindi ka nagkakaroon ng confidence paminsan-minsan, lalo na sa mga bagong Kristiyano. Pero yung kaligtasan mo nandun pa rin. Why? Because nag-grip natin yung tinatawag nating banal na espiritu. One who is genuinely born, remember, one who is genuinely born again cannot continually practice sin. Ano ibig sabihin nito? Sa 1 John chapter 3 verse number 9, sinabi ng Biblia, whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him and he cannot sin because he is born of God. Hindi ito tinuturo yung tinatawag na sinless perfection. Sinasabi nito, yung mga tinatawag nating habitual o yung habitual sin, continuous sin, yung naging Kristiyano ka pa na, pero yung pag-iinom mo, patuloy pa rin, tatlong taong ka na Kristiyano, lumentang Kristiyano, yung panonood mo ng porno, o kung ano-ano mga bagay na hindi dapat ginagawa ng isang mananampalataya, hindi natigil. Ibig sabihin, okay, hindi siya anak ng Diyos. Pinatutunayan ang salita ng Diyos. And, makikita natin din na ang anak ng Diyos, tunay na anak ng Diyos, God will chasten him. Kaya nga napakadelikado yung mga kapatid natin na nagpapatuloy sa kanilang mga kasalanan. Okay? At hindi natin nakikita yung pagpapalo ng Panginoon sa kanila. So nagtataka din tayo. Okay? At minsan, makikita din natin yung bigat ng kamay ng Panginoon sa kanila. Okay? John Newton, the author of the All Great Amazing Grace, said, I am not what I ought to be. I am not what I want to be. I am not what I hope to be in another world, but still, praise God, I am not what I once used to be. By the grace of God, I am what I am. Ang isang Kristiyano, meron talagang mababago sa kanyang buhay. So, nandito na tayo sa pangalawa natin. So, tapos na tayo dun sa tinatawag natin kung bakit ang isang Kristiyano o isang tao nagda-doubt, maring hindi siya ligtas. Pangalawa, meron siyang pagkukulang na magtiwala sa Panginoon sa kanyang katapatan. Pangatlo, dahil sa mga false teachers, false teaching, and because of unconfessed sin. Kaya nga itong pang-apat, sa prayer natin, dapat sinasabi din natin sa Panginoon kung ano yung mga bagay na mga hindi natin na ipaghingi ng tawad sa Panginoon, i-bring remembrance niya sa atin. Yun ang trabaho ng Banal Espiritu sa atin. That God will bring remembrance through the work of the Holy Spirit. Now, another question is, how can I have assurance of my salvation? Tayo, malapit na tayo matapos. So, tatlo lang ito, nasa pangalawa na tayo. How can I have assurance of my salvation? So, napakagandang ituro ito sa mga bagong mananampalataya. Assurance is simple as 1, 2, 3 or ABC. Ligtas ka, I am saved because I believe. Kung ikaw nananampalataya sa Panginoon, John chapter 3 verse 16, 36, John chapter 5, 24, saved ka. I am saved because of the blood, Hebrews chapter 9. Number 3, I am sure because of the book. Ang banal na salita ng Panginoon, 1 John chapter 5 verse number 13. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. Ang salita ng Diyos ang magpapatotoo na tayo ay anak ng Diyos. So, I am saved because I believe. Kung ikaw ay naniniwala, so ito yung mga ituturo natin sa ating mga tinuturuan. I am saved because of the blood. So, tandaan natin, ano, ang death at ang blood ni Jesus Christ, hindi to synonyms. Ito, hindi siya magkaparehas lang. Okay? But, hindi sila magkaparehas. Distinct sila, pero lagi sila, inseparable. Kasi yung iba, sinasabi, yung blood, symbolism lang yun ang death ng Panginoon. Hindi. Okay? Because of the blood, without the shedding of blood, there is no remission of sin. And because of the death of Christ. So, laging magkasama, magkaiba, pero laging magkasama. I'm sure because of the book. Kung ano sinasabi sa atin ng salita ng Diyos.
Now, pangatlo, what is the evidence or proof of one who is saved? Magandang i-preach ito. Ano ba ang ebidensya o proof? Tandaan natin, ang kaligtasan ay merong ebidensya. Merong evidence. Merong pruweba na siya ay ligtas. Una, you can be assured of your salvation if you pass these three tests in 1 John. Kaya nga, ang 1 John, magandang ipabasa to sa mga bagong mananampalataya. Sapagkat dito sila mahuhubog patungkol sa kanilang kaligtasan at assurance of salvation. Doctrinal test. Number one test, doctrinal test. The test of our belief. Do you accept Christ's deity? Ikaw ba ay naniniwala na si Kristo ay Diyos? You must believe that Jesus is the Messiah. And kailangan ng tagapagturo dito. Yes, the Bible is enough. And then, mas maganda din na nagsisend ang Panginoon ng mga tagapagturo patungkol sa what do we mean by Messiah. You must accept the Son just as you accept the Father. The Bible says, I and my Father are one because they are equal. You must believe that Jesus is the true God and eternal life. So kung ang isang mananampalataya, isang tao na nananampalataya dito, naiintindihan niya that he is the salvation sinners. Okay? Number two, do you accept Christ deity? Number two, do you accept Christ humanity? Yung kanyang, tanda natin si Lord, nung siya ay nagkatawang tao, 100% God and 100% man. In order for, kaya nga sinabi ng 1 John chapter 4, verse number 1, kung sino yung mga tao na nagsasabi na ang Panginoon na hindi nagpasalaman, ito ay mga antikristo. Sila ay hindi sa Diyos. Number 3, do you accept Christ personally? Okay? Deity, humanity, and personally. Yan po ang ating kaligtasan. So, number 2 test, social test, the test of our love. Ito, dito na naman tayo magkakatatalo. The word love appears 29 times in the epistle of John. Question number 1, do you have a genuine love for God? So it will manifest ang isa, napakasimple ng pagsisimple.